Magandang araw sa ating lahat mga bossing. Welcome back po ulit sa ating channel. For today's video natin mga bossing, madali lang to. Share lang ko lang sa inyo yung mga tester at test drive at voltmeter na ating ginagamit sa pagwawiring. So, isa sa mga parte ng ating paggagawa ay syempre ay meron tayong alinman sa tatlong ito para mapadali yung ating trabaho natin sa pagwawiring. Ngayon, kung ikaw ay nagdi-DIY, mas mahalaga at napaka-importante na meron kang kahit malang ito yung test light. Okay? So, dito madali lang to kasi siguro marami nakakaalam talaga kung paano gumawa ng test light. So, ibahagi naman natin ito doon sa mga wala talaga silang alam pagdating sa wiring. Okay? So, yung test light natin na gagawin ay ipapakita ko sa inyo kasi naisip ko na lang din na ituro sa inyo kasi nasira yung ating test light. At ito, ipapakita at ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aming test light na ginagamit sa pang-araw-araw namin. Trabaho dito sa shop, lalo na pag kami mga dumadating na mga wiring. Kasi napakalimit dito sa shop namin na puro wiring ang ginagawa dahil malapit kami sa LTO na palagi nga nagiging problema ay ang kanilang mga ilaw. So, isang napakalaking bagay para sa amin at napaka-importante ng test light na yan. Kung kaya, siguro nasira na dahil sa palagi ang nagagamit. Okay? So, ito at share ko sa inyo mga boss at kung paano natin ginawa yung ating test light. Madali lang to. Mas mahalaga, meron din kayo nito para pagka gumagawa or nagkakabit kayo na inyong mga ilaw ay madali nyong mahahanap yung mga accessories wire or maaaring merong mga wire na hindi, mga ilaw na hindi gumagana. So, napakalaking bagay ng ating test light. Okay? At ito nga yung ating test light. Kung mapapansin nyo, siya ay sirang rayos na naputol. Na pinatilos lang natin yung dulo para in case na pag mag-check tayo ng mga wiring, ay po pwede natin itusok doon sa mga wire at hindi na natin kailangan putulin para malaman natin kung may connection ba yung isang wire. At ito yung isang wire na ginamit namin, ito ay linya lang ng sa telepono. So ito yung ginawa ko kasi para pag na-clip natin yung ating yung clip na yan sa negative ay may extend pa natin yung ating wire at hindi siya nagpupulo-pulupot na hindi tayo mahihirapan. Okay? So, ayan, at kailangan din natin ng ating clip para dun sa ating isang dulo ng ating wire na magsisilbing negative ng ating test light. So, mas maganda na i-clip niyo yung pinakadulo para hindi niyo na kailangan humawak or pigilan or itap ng manumano yung kabilang dulo ng part ng inyong wire. Okay? So, ayan. Inipit ko lang natin yan dyan at para madali natin may kiklip doon sa alinman sa negative or sa body ground, saan man parte ng motor, ay po pwede natin siya may clip. Okay? So, makangailangan lang tayo dyan mga bossing ng isang socket ng ating signal light. O kung anumang socket na meron kayo dyan, pwedeng mga underglow, pwedeng kung anumang mga ilaw na meron kayo. Pero mas maganda, ayan, ito yung socket ng signal light na may dalawang wire. So, dalawang wire lang naman yung mga bossing ang kailangan natin. At ayan, kung mapapansin nyo, isang wire ay nakatap na, nakapaikot na doon sa ating metal na rayos. So, kung gagamit kayo ng ganyan, ay siguraduhin nyo na metal at bakal yung ating gagamitin para mag-transfer yung kuryente doon sa ating itutusok na papunta doon sa kabilang wire ng ating signal light. Okay? Ayan, at kung makikita nyo, ay pepepan lang natin yan mga bossing. Papaikutan at sisiguraduhin lang natin na matibay ang ating pagkakatape para hindi gumalaw or para mapit yung pagkakakapit ng ating wire dun sa ating metal part na ating gagamitin. Okay? So, ganyan lang siya kasimple mga bossing yung paggawa ng test light at yung kabilang parte ay magsisilbing negative na nung ating test light. So, ayan, at sinisigurado talaga natin na makapit at sinigurado ko na rin
na matibay para matagal-tagal pa natin siya magamit dahil nga sa malimit natin gamitin yung test light at para wag masira agad. Dagdag ko lang, isa pa nga palang kagandahan pagka test light ang gamit nyo, ano man ang hahanapin nyo ay po pwedeng magkabaliktad yung ating pagtutusok at yung pagkakabit ng ating clip. So kung hahanapin natin ay positive, pwede tayo maghanap ng positive. At kung hahanapin naman natin ay negative, ay babalik na rin lang natin. Ilalagay natin yung ating positive, yung ating clip sa ating positive. At ang hahanapin natin ay itutusok na lang natin at hahanap tayo ng negative. So yun ang kagandahan ng test light. Positive or negative ang hanapin ay pwede nating mahanap. So ayun, natapos nating ayusin at repair yung ating test light na ginagamit. Tetestingan natin niya mga bossing kung gumagana. So tap natin yung ating clip do sa ating negative at itap natin yung ating pinaka metal na pantusok. Ayan, sa kanyang positive. At ayan, kung mapapansin nyo ay umiilaw na yung ating pinaka signal light bulb. So signal light bulb yung ginamit natin kasi para maliit lang yung bumbilya at hindi siya yung malalaking bumbilya na kapag ka pumatak or ano ay mababasag. So ito ang isa pang ginagamit namin dito sa shop, yung ating napaka-importante nito pagka yung mag-check tayo kung nag-charge ba ng ayos yung ating mga battery. Ayan, meron tayo ditong voltmeter. So ito ay isang part na accessories din ng unit ng motor na maganda at mailagay nyo sa inyong mga motor para ma-obserbahan ninyo ang pagkakarga ng inyong mga battery. Okay? So, ito naman yung isa natin ginagamit, multi-tester, digital tester. So, ginagamit natin ito doon sa mga continuity ng mga wire, sa mga stator, sa mga pulser. Ayan, doon natin yan nagagamit. At ayun, dito naman sa shop, ito lang yung karaniwan lagi natin ginagamit, yung ating voltmeter at yung ating test light. So, napaka-importante niya pag nagwa-wiring tayo. Okay? So, yun lang mga bossing at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa atin.